halos lahat ng kabataan ngayon, o kahit matanda man, ay gumagamit na ng teknolohiya. Sa paaralan, sa tahanan, o kahit saan ka man tumingin, ay mapapansin mo ito. Teknolohiya noon at ngayon. Ang teknolohiya noon ay mano-mano. Ang mga mag-aaral ay pumupunta pa sa silid-aklatan upang doon ay mag-review. Ngunit ngayon, ay upo ka na lamang, magtitid pa sa computer, at usang hahanapin ang sagot para sa ato. Magandang gabi sa ating lahat. Narito kami sa isang internet cafe sa Kabakan upang maghanap ng makakamalayan patungkol sa kung paano ba nakaka-apekto ang sobrang paggamit ng teknolohiya sa ating katawan at sa ating kalusugan. Excuse me, Kuya. Ay po, good evening. Pwede po ba kitang ma-interview tungkol sa media usage, food, and nutrition? Apo. So, Kuya, gaano ka na ba katagal naglalaro ng computer? Mga nasa isang taon na rin. Isang taon. So, ano yung mga kadalasang laro na piniplay mo dyan? Gaya po ng ganito. Counter-Strike. Nagbabarilan po tapos Dota po. Online games po. Online games. Ilang oras ba yung ginugugol mo dyan sa paglalaro? Mga 5 to 6 hours. 5 to 6 hours po. Habang naglalaro ka, Kuya, hindi ka ba nakakaramdam ng gutom or pagod? Ganun? Nakakaramdam din naman ng gutom. Minsan, pero yung pagod hindi. Kasi, so, bakit, paano mo nasabi na hindi ka nakakaramdam ng pagod? Kasi nakasanayan na rin ako. Nakasanayan. Kung nagugutom ka, Kuya, anong klaseng pagkain yung kinakain mo? Junk foods, tapos Soft drinks. So, wala ka bang napapansin sa katawan mo? Gumagaan ka ba? O bumibigat? Gumagaan ako kasi po. Kukulang ako sa kain. Mga ilang kilo na yung nababawas minsan sa tingin mo? Hindi talaga alam na ilang mga kilo. So, pero ramdam mo talaga na umapayat ka, gano'n. Apo, nararamdaman ko. Narito kami ngayon sa Barangay Oshas upang mapakinggan ng isang dating adik sa online games. So, magandang araw, Kuya. Paano mo ba nagawa ng solusyon o paraan para makaiwas ka sa paglalaro ng online games? Ang ginawa kong solusyon is iniwasan yung mga pagkikayat ng mga barkada ko. Then, sinubukan yung mga recreational activities. Ano ba yung mga magagandang may papayo mo sa mga kabataan o kahit sa mga matandaman na na-addict na ngayon sa online games o sa teknolohiya natin ngayon? Ang mga papayo ko sa kanya, lamang disiplina ng sarili din. I-manage ang oras sa mga ipatang responsibilities sa ikaw. Pwede mo namang magawa yon pero ang paglaro ng online games, pero basta huwag lang magpapasobra-sobra. Dahil ang sobra ay nakakasama. Sa buhay ng tao, maraming pagpipili. Ngunit sa bawat pinipili o tinatahak ng landas, maraming pwede mangyayari. Maglaro ng online games. Ngunit, huwag nating kalimutan ang ating kalusugan. Kumain tayo ng tamang pagkain sa tamang oras. Dahil ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan.